Hello everyone! Welcome again dito sa Collective Reading. So, alamin natin is ano yung overall energies for today. Kahit na ano pong zodiac sign ninyo, kung nakaka-resonate po kayo, maaaring para sa inyo itong reading na ito. Maraming salamat sa mga laging nanonood ng readings natin. Don't forget to like, share, follow, subscribe para sa mga bago. And regarding personal reading services naman po, mag-message privately na lang po kayo sa aking Facebook page kung balak po ninyong mag-inquire or mag-avail ng mga reading services natin. Usually, yung mga available slots, pinupost ko po yon sa aking Facebook page. Ganon din po yung mga free readings. No, nag-a-announce po ako doon kung kailan ako nagbibigay ng mga free readings. So, tignan na natin ano ba itong mga energies ngayong araw na ito. First card, you have 7 of Cups. King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Baka ikaw ay isang air sign or you are dealing with an air sign ngayong araw na to. 7 of Swords. So, mag-ingat kayo ngayong araw na to, ha? You have 7 of Swords and 7 of Cups. So, pwedeng mako-confuse kayo about someone or someone is trying to deceive you. Yan. Possible na air sign. Possible na air sign ito. No, attempting na maluloko ka niya. Mauutakan, no? Maiisahan. Yan. Be careful kasi this is deceptive energy. Ingat sa mga scammers. Ayan. Kaya kung may mga transactions kayo, may kinalaman sa buy and sell, sa pera, ingat sa mga ganyan, no? Maging ano kayo, maging aware kayo pag lumalabas, baka masalisihan kayo, machempuan kayo ng mga snatcher, holdupper, yung mga ganyan. So, maging maingat. Huwag basa-basa magtitiwala, no? At observe ninyo yung galaw ng mga tao, no? Lalo na sa labas, lalo na kung nagko-commute. Kasi pag may sasakyan ka, less yung risk. Pero pag yung nagko-commute ka, halimbawa mag-isa ka lang, naglalakad ka sa mga delikadong lugar, no? Alanganing lugar, or nag-withdraw ka. Make sure pagka nag-ano kayo ng mga ATM, yung safe. Loob ng mall, no? Kasi pagka yung alanganin, tas ikaw lang tao doon, alanganing oras, yan. Or maganda, may kasama kayo. Okay? So, pwedeng may mga options kayo ngayong araw na to. 7 of Cups, no? May mga choices, may mga pagpipilian. Yun na nga, pwedeng yung iba dito, nako-confuse dahil maraming options na available sa'yo. Pwedeng iba nagdi-daydream, nagpa-fantasize about something, no? Nag-i-imagine. So, minsan, this is a reminder na huwag kang masyadong, ano, kumbaga, huwag kang nakalutang sa alapaap, no? Maging realistic yan. Maging realistic. Minsan, ito ay mga, ano, eh, yung mga unrealistic na expectations natin or ini-imagine natin. Delulu, sabi nung iba. Delusions, yan. Delusions, imagination. Kumbaga, something na hindi pa naman talaga ikaw ganun ka-sure or hindi pa proven. Yan. King of Swords, maybe may mga importanteng pag-uusap na gagawin or importanteng decisions involving an air sign. Yan. Or kung ikaw yung air sign dito or yung taong makakausap mo, may mga bagay na kailangan i-analyze, pag-isipan ng mabuti.
Ace of Wands. Wow. This is a new break. Pwedeng iba mabibigyan kayong bagong chance, opportunity, makapagsimula. Ayan. So, ngayong araw na to, baka may mga bagay kayong sisimulan. Pwedeng first day nyo sa ano, sa trabaho, kung bagong job man yan. Okay, yung iba naman, first day ninyo. Basta, first day sa kung ano mga activity yung gagawin ninyo. O yung iba, first meet up ninyo ng person, di ba? First date. First day sa ano, sa bago ninyong hobby, no? Kung may mga bago kayong pinagkakaabalahan or sinimulan, ito yun. Ten of Swords, may mga ano, makakaluwag kayo ngayong araw na ito. Gagaan yung burdens ninyo. Ayan. Merong magtatapos dito. Kung ano man itong burden na yan, pwedeng ngayong araw na to mag-i-end na yan. Halimbawa, ang dami mong pending na trabaho, gabundo. Baka matapos mo lahat o yung labada mo na naipon. Okay? Basta kung ano man itong mga burdens na to, maki-clear. Pwedeng maklear ngayong araw na ito and makakaginhawa sa'yo itong araw na ito. Makakaluwag ka. No? Pwedeng may mga bagay dito na ano ha, yung parang dead end situation. So yung iba may ending hanggang doon na lang. No? Pag sinabing dead end, wala na eh. Wala ka nang lulusutan. So pabalik na. Ayan, pwedeng may mga ano dito, termination. Nag-resign. Relationship na nag-end, na yung mga ganun. High Priestess, ayan. Pwedeng yung iba, ano. You are dealing with someone na ano, parang hindi siya willing na mag-open up. Ayan. No, itong person na to, mas pipiliin niya manahimik kaysa sabihin yung dapat niyang sabihin. Or you are dealing with someone who is secretive. May mga tinatago siya and ayaw niya. Tahimik, hindi siya nagsasalita. Okay? Or you are dealing with someone or ikaw to, no? Someone who is intuitive. Oh. Ayan, High Priestess. Use your intuition. Ano yung mga, kung ano talaga yung trust your gut feelings about something. So, kapag kinukutubang ka na hindi ito okay, o parang hindi tama, sundin mo yung ano mo, sundin mo yung intuition mo. Okay? So, ito yung mga energies na nakuha ko for today. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like and share. Take care and God bless.